Welcome back to another vlog. So for today, iba naman yung gagawin natin. I-share ko naman sa inyo yung aking mini shoe collection. Mini lang po siya. And just a disclaimer, I'm not here to brag kung anong meron ako. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung kinokollect ko. Bakit ko sila kinokollect at bakit ko sila kinikip. Ano yung mga story behind it. So kung sensitive po kayo, you may exit now the vlog and manood na lang po kayo ng ibang videos. But if you're curious and you wanna know what's the story behind my collection and what my collection is, just keep on watching. Guys, ayan yung run-through ng aking maliit na collection. May mga kulang pa dyan, pero ito yung mga nasa akin ngayon. And yan, mix of heels and more of course, rubber shoes. So, pag-usapan na natin. Ako na lang kayo nilagay. Sorry guys, kasi wala tayong tripod eh. So, gusto ko muna ipakita sa inyo kung ano yung pinakauna kong binili. Actually, lahat ng to, or kung ano man yung binili ko dito, pera ko yun. Kasi, sinanay ako ng parents ko na kung meron kang gusto, paghirapan mo siya, pag-ipunan mo siya. So, kung yung mga nabili ko na to, yun yung mga panahon na kumikita na ako and pwede na akong bumili ng kung ano man yung gusto ko. So, ngayon ipapakita ko sa inyo yung pinakaunang sapatos na nabili ko sa pera ko and maybe isa sa mga pinakamahal na nabili ko. Hindi ko na lang sasabihin kung magkano, pero mahal siya. Hindi ko na siya nagagamit, but for sentimental reasons, tinatago ko pa rin siya. So, kung kayo ay dumating sa phase ng buhay nyo, kagaya ko, naging dancer ako, naalala nyo yung mga high cut high dati. So, yun. Dumaan ako sa ganun. And, isa sa mga pinaka-paborito ko nun, at ang pinaka-unang binili ko na pang dancer na shoes is ito. Sorry, madumi na siya. Kasi nakatago na lang siya eh. Itong DC shoes na, actually, hindi nga siya mid, hindi nga siya high eh. Parang mid-cut lang. Ayun. Madilaw na, pero wala siyang sira, guys, ha. Madilaw lang to, pero okay na okay pa siya. Hindi ko na nga lang siya ginagamit kasi hindi ko naman na siya formahan ngayon. So, ayan. Original na DC shoes yan. Yan yung, ito yung isa sa mga pinaka naging paborito ko talaga, lalong-lalo na nung dancer ako. So, so, next naman natin, guys, is yung pangalawa sa pinakaluma ko dito, which is ito, Air Max Thea. Hindi ko na siya nagagamit kasi hindi ko pa napapagawa ito. Ayun o, bumuka na siya. Pero kasi binili ko pa 2014 pa. So, probably mga 6 years na siya. So, sobrang paborito ko to. Sobrang overuse ko to. So, kumbaga feeling ko, yung perang ginastos ko pang bilhin nito, sobrang nasulit ko siya. And okay na okay pa siya. Yun lang, ayusin lang talaga to. Pero sobrang ganda. So, Air Max Thea. So, next naman, nung 2016 ata yun, bumili naman ako ng Nike na Warachi na triple black. Ito, hindi ko lang nagagamit kasi madulas na yung dito. Ewan ko ba? Pero wala siyang sira, ah. Madulas lang yung dito. So, ayan, okay na okay pa siya, diba? So, Nike Warachi, sobrang overuse ko rin to. And kung mapapansin nyo, paborito ko po talaga yung Nike. So, pasensya na, pero Nike talaga para sa akin. Ayan. So, Nike Warachi. And then, hindi na lang sunod-sunod kasi yung iba hindi ko na matandaan. Ay, ito pala. Skechers. Alam nyo ba, nagamit pa to nung nakapasok sa finals ng ano, Skechers Street Dance Battle, yung Lasal, Araneta nun. Meron kasi yung 50% off sa shoes. So, nabili ko siya. So, ayan, okay pa siya. Yun nga lang, nagbitak-bitak na ako sa sobrang luma. Nakalimutan ko lang kung anong taon ito eh. Pero Skechers 9 yun. Skechers 9. So, yun. Kasi gusto ko na itong shoes na to. Dahil ang lambot, sobrang komportable talaga niya sa paa. And, ayun, sobrang na-worn out lang talaga siya. Pero, gamit na gamit ko to, guys. And, hindi din siya ganun kamahal. Kasi nga, nabili ko lang siya ng 50% off. Ito wala itong tatap. Nagdilaw na nga eh. Binili ko lang to sa isang online shop. Kasi diba nauso nun yung puro white sneaks lang sa lahat kahit sa dress. Ayan. So, bumili ako. Kasi ito naman, Ultra Boost ko na Chinese New Year Edition. Binili ko to para sa sarili ko noong 2017. Kaso lang nasira na siya. Ayan o.
gumive up na siya. Pero, so, et, para sa akin, sa lahat ng sapatos ko, ito yung pinaka-comfortable sa lahat. As in, pinaka-comfortable. Kung bibili ulit ako sa Adidas, Ultra Boost talaga. Pag-iipunan ako na lang siguro kasi sobrang mahal talaga ng Ultra Boost, diba? So, yun. Pero kung may chance na bumili ako sa Adidas, ang bibiling ko talaga is any Ultra Boost kasi sobrang comfortable. So, yun. And then, ito. Nakalimutan ko anong taon pero nabili ko to nang hindi planado. Kasama ko nun si Apple eh. Hi, Apple. Nag-trinoma kami. Tapos, tumikot-ikot lang kami. Kasi gusto kong bumili ng shoes. Tapos, nung pumunta kami ng Planet Sports, tapos, nakita ko pa, sabi ko pa, ay, wala pa akong gantong kulay ng sapatos. Tapos, sobrang magandahan nung nasukat ko siya. Diba? Hindi ko ito pinagsisihan. Sobrang gandang Adidas. Pero, yun nga lang, mas comfortable pa rin yung Ultra Boost. Ito yung pinakauna kong Reebok na shoes. Gusto ko rin siya kasi ang dali niyang i-partner sa lahat. Sorry, medyo madumi. Hindi ko pa nalilinis yung mga shoes ko kasi wala akong panlinis no, dahil sarado mga mall. So, ayan. Nabili ko to sa Royal Sporting House, sa warehouse mismo nila. So, sobrang mura na nabili ko lang ng 1 plus 2. Diba? 1,000 plus libo. And then, ito naman, out of impulse lang, kasi sobrang gandang-ganda ako. Pinili ko siya na Nike Cortez na black and rose blue. Comfortable rin siya sa paa. And then, ito naman, this was gifted to me. Niregalo lang to sa akin. Diba? Sobrang comfortable ng running exercise shoes, pangharabas. As in, kasi komportable niya yung Ultra Boost. Tapos, ito naman, 2015 pa to. Kaya tignan nyo naman. Sobrang crusty na. And hindi ako yung may kasalanan kung bakit nagkaganyan yan. Kasi may nanghiram sa akin. Tapos, binalik ng ganito na kaya. Sobrang masama yung loob ko. Pero, tinatago ko pa rin siya kasi ito, bili to sa akin ni Papa. Wade shoes to. Wade shoes na combat boots. Kasi hindi ko hindi ko afford ang Doc Martens dahil sobrang mahal. Parang hindi ko pa kayang gumasto sa ganun na hindi ko naman araw-araw magagamit. So, pinanan tayo sa parang kamukha niya. So, Wade. Yan. Then, dito na tayo ngayon sa mga sandals. So, itong mga sandals na to, ito, sa Payless ko to binili. Ngayon naman, sobrang grabe na siya. Kasi gamit na gamit ko talaga to. Yan. Tapos, yung iba sa Divisoria, yung mga ganito. Divisoria lang yan. Halos pare-pares lang. Kasi minsan, pag kumaalis, tapos di ko trip mag-rubber shoes. Ayun. Tapos, ito naman, bigay lang ko sa akin. Pero ang alam ko, tatak na ito Skechers. Sobrang tagal na rin na ito. College pa ata ako. Pero hanggang ngayon, walang kasira-sira. Sobrang tibay. Sayang. Tapos, ito, isa sa mga paborito ko, and kahit meron akong bad memory sa kanya, tinatago ko pa rin siya kasi sentimental value. Binili ko to sa Payless. Binili ko siya sa Payless na glad shoes. Kasi gusto kong magkaroon talaga ng gladiator na as in ganito kataas. Yung hanggang tuhod. So, ayan. Yun nga lang. Ito yung suot ko nung na-aksidente ako sa motor noong November 2019. Ito lang. Ganito yung suot ko. So, ayan. Kaya may chip siya dito. Ewan ko makikita mo. Kasi yan, may chip siya dyan. So, ito yung suot ko nung. Tapos, pagka kailangan ng parang smart casual lang, nagbabago rin kasi yung taste. Minsan gusto mo ng wedge. So, bumili ako ng isa lang. Isang wedge lang ang meron ako. Ito lang yon. Galing sa Landy and Nati. Sale ko lang din siya nabili. Pero hindi ko siya masyadong nagagamit ngayon. Pero noon, gamit na gamit ko siya. Two years ago, gamit na gamit talaga siya. Tapos,
Tapos sa lahat ng sandals ko, ito yung isa sa pinakagamit na gamit ko. Dalawa kasi yung pinakagamit na gamit ko, ito yung isa. So ito is Parisian. Tignan niyo. So ang gamit na gamit. Oh. So hindi ba naman gamit na gamit 'yan? Iyan. So sorry kung medyo crusty na siya, pero hindi pa siya sira ah. Hindi ko lang siya naiaayos. Pero sobrang gamit na gamit ko siya nung nauso yung mga ganito. Yan. Tapos ito yung isa na habi ng isa sa pinakagamit na gamit. Diba sabi ko dalawa. So ito yung isa pa. Ano naman ito? Primadonna na Mules. Sobrang paborito ko ito. Siguro sa lahat ng heels ko, ito yung pinaka-paborito ko kasi comfortable siya kahit lumakad ako. Tapos pwede siyang formal, pwede siyang smart casual. So, yan. Chunky black pa siya. So, gustong-gusto ko siya. Saka yung kulay, ang ganda. Tapos, ito naman yung recent purchase ko na heels. Hindi mas siya recent. May 2019 ko siya nabili and sobrang fan lang kasi ako ng mga ganito. Kasi parang ang classic niya. Tsaka mababa lang siya. And ito yung isa sa mga pinakagamit na gamit ko. 2014 to 2016 na high heels. Binili ko siya sa H&M. Bali velvet siya, tas leather siya dito. Hanggang ngayon okay pa siya. Wala siyang sira and all. Chunky black, tapos velvet din to. Yan, sa H&M ko siya nabili. Sorry ko medyo maalikabok, di ko pa na... Kaya ko siya nilabas kasi lilinisin ko siya actually. So, yun. Meron pang ba? Parang yun na lahat. Yun na lahat, siguro. Ay, meron pa pala. Meron pa pala akong shoes sa Air Force 1 na Nike na Gore-Tex. Lalagay ko na lang siguro siya dito. Wala lang siya ngayon sa akin kasi... nasa hiraman siya. So, yun. Kakabili ko lang din nun just this year. Yan palang Jordan 1 na yan na slip-on kasama sa collection ko. Nasa baba lang ata kaya hindi ko naisama sa video. Pero part yan tsaka isa sa mga pinaka-paborito ko. Sorry, sapatos lang din kasi yung pinagsasandalan nung phone ko. Pero ang pinaka-recent purchase ko and yung pinaka-regalo ko sa sarili ko is ito. Air Jordan 1 na pine green. Ayan. Binili ko to for my birthday ngayong 2020. And ano to eh? Youth size 3. Kasi ang hirap na talagang maghanap nito. Parang nung lumabas siya sa Nike, lahat ng mga Jordans, pag lumalabas sa Nike PH, sold out agad siya. Sa Titan, sold out agad siya. So, yun. Nanganap ko sa youth size. Yan. Sobrang ganda. Diba? Init, grabe. So yun lang guys, yun lang yung collection ko. And bakit rubber shoes? Kasi ewan ko, feeling ko lang kasi nakukuha ko yung worth ng money ko dahil nagagamit ko siya palagi sa work ko. Since I'm a PE teacher, more of rubber shoes ako rather than heels. And mas comfortable talaga ako sa sneakers and all. So, yun yung pinaka, ito talaga yung pinaka, pag kunyari, may gusto kong iregalo sa sarili ko, shoes talaga siya. And kung makikita nyo, hindi naman yan binili lang sa loob ng isang taon or what. Yung iba, nasa 10 taon na, yung iba more than pata. Pero okay pa siya, hindi ko lang siya masyadong nagagamit kasi hindi pa nalilinis. But, natutuwa ako kasi, I'm using my money's worth, or I'm getting my money's worth sa collection na to dahil nga hindi lang siya pang display, nagagamit ko talaga siya. So again, kung na-enjoy niyo tong video na to, kindly like the video itself, kindly do subscribe on my channel and hit the bell button para naman ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload ko. This has been Maria Gratz. See you on my next vlog. Bye! Thank you for watching!